Oh, thank you. Agad nitong kinuha ang paper bag na hawak niya. Nakahinga siya ng maluwang dahil sa pagkain lang pala ang katapat ng ginang. You're welcome. Tabingi ang kanyang pagkakangiti. Nilagpasan na siya ni Mrs. Dongwei na parabang tuwang-tuwa ito sa pagkain na ibinigay niya. Pagkatapos ay mabilis na siyang bumalik sa loob ng coffee room. Napakamot siya sa kanyang ulo nang makita niyang makalat doon. Mukhang nagsariling timpla ang mga empleyado at pinakaelaman ng mga kape doon. Napabuntong hininga siya. Mukhang marami siyang lilinisin ngayon. Nag-umpisa na siyang maglinis ng mga nagkalat na paper cups at mga tumapong kape sa lamesa. Hindi niya napansin ang oras at alas 6 na pala ng hapon. Nagsisipag-uwian na ang mga empleyado ng Gongxing Electronics. Napatingin na lamang si Trixie sa pintuan nang marinig niyang magsalita doon si Jacob. Ang sipag naman ng baby ko. Attorney? Medyo gulat niyang sagot kay Attorney Jacob. Nakakapasok at nakakalabas ito sa Gongxing dahil matagal na itong abogado ni Doña Florentina. May bitbit itong isang bouquet ng red roses. Nakangiti itong lumapit sa kanya. For you. Iniabot nito sa kanya ang mga bulaklak. Napakurap-kurap naman siya doon. Para saan yan, attorney? Para sa'yo. Bakit? Seryoso ako sa pangliligaw ko sa'yo, Angelica. Handa akong maghintay kahit matagal. Seryosong sambit ni Jacob bago nito kinuha ang kanyang bag na nakasabit sa gilid ng table. Let's go, babe. I'll wait for you in my car. Naon na itong lumabas ng coffee room habang bit-bit nito ang kanyang bag. Natulala siya ng saglit sa mga sinabi ni attorney, kaya't hindi agad siya nakakilos. Nang ma-realize niyang bit-bit ni attorney ang kanyang bag ay nagmadali na siya. Baka makita pa nito ang nag-iisang ID niya sa loob ng bag na iyon na naglalaman ng tunay niyang pangalan. Agad niyang pinatay ang mga ilaw sa loob ng coffee room at nilak niya ang pinto. Patakbo siyang sumunod kay Attorney Jacob. Naabutan niya ito na pasakay sa elevator habang bit-bit ang kanyang bag. Attorney! Tumakbo siya at nakasakay rin siya sa loob ng elevator. Hingal na hingay tuloy siya sa ginawa niyang pagtakbo. Akin niyang bag ko. Ako nang magbubuhat nito. Akin na po. Tumaas ng kaunti ang boses niya kaya nagtaka ito. Ayoko lang kasi na pinapakailaman ng iba ang mga personal na gamit ko. Nais niyang itago ang pagkainis ngunit lumalabas iyon sa tono ng pagsasalita niya. Oh, sorry baby. Hindi ko alam na ayaw mo. I'm so sorry. Ibinalik agad ni Jacob sa kanya ang kanyang bag. Agad niyang isinukbit iyon sa kanyang katawan na parabang takot na takot siyang mabuko nito sa tunay niyang pagkatao. Galit ka ba sa akin, baby? Tanong ni Attorney Jacob. Naawa naman siya dito, kaya huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi. Pasensya ka na rin kung mainit ang ulo ko. Ngumiti ito at inakbayan siya. Magrereklamo sana siya sa pag-akbay nito. Ngunit bumukas na ang pinto ng elevator at sabay silang napatingin sa lalaking nakatayo sa harap ng elevator na iyon. Mukhang nagulat rin ito katulad niya. Ngumisi naman si Jacob dahil nakita sila ni Song Jin na nakaakbay sa kanya si Jacob. Nanlaki naman ang mga mata ni Trixie dahil pakiramdam niya ay nahuli siya ng kanyang nobyo na mayroong ibang lalaki. Nakita rin ni Trixie ang paggalaw ng mga panga ni Song Jin at halatang hindi nito nagustuhan ang pagkakaakbay sa kanya ni Jacob. Mr. President, todo ang ngisi ni Jacob na parabang inaasar pa nito ng husto si Song Jin habang nakaakbay ito sa kanya. Hindi ito pinansin ni Song Jin. Bagkos ay sa kanya ito tumingin ng masama. Napaiwas siya ng tingin dahil kinalabutan siya sa masamang tingin ni Song Jin sa kanya. Ayaw niyang maging ambisyosa. Ngunit pakiramdam niya ay parabang nagsiselos ito. Napayuko na lamang siya upang hindi na magsalubong ang kanilang paningin. Lumakad silang dalawa ni Jacob palabas ng elevator. Halos hindi niya mailakad ang kanyang mga paa
dahil nanginginig iyon. Paniguradong magagalit si Songjin sa kanya dahil nangako siya dito kanina na sabay silang uuwi sa kanilang bahay. Nais niyang sabunutan ang kanyang sarili. Hinintay niyang magsalita si Songjin, ngunit wala siyang narinig na kahit anong salita mula sa binata. Napalunok siya. Naramdaman niya na lumakad si Songjin papasok naman ng elevator. Hindi man lamang sila nito pinansin. Sinubukan niyang muling tingnan ito ngunit nakasarado na ang pintuan ng elevator. Bipolar talaga, mayabang nasabi ni Attorney Jacob. Doon pa lang niya napansin ang pagkakaakbay nito sa kanya. Pakaalis yung kamay mo sa balikat ko. Matarin niyang sabi kay Attorney Jacob, kaya nawala ang pagkakangisi nito. Agad naman itong tinanggal ang kamay nito. Oh sorry baby, hindi na mauulit. Hindi niya maintindihan kung bakit naiinis siya kay Jacob. Naiinis siya dahil inaasar nito ang Songjin niya. Really Trixie? Songjin mo talaga? Sayo ba siya? Ipinilig ni Trixie ang sarili niyang ulo dahil pati sarili niya ay kina-question na niya. Naiinis siya kay Attorney Jacob dahil sinabihan nitong bipolar ang Songjin niya. Tahimik lamang si Trixie sa loob ng kotse ni Jacob. Nalulungkot kasi siya dahil alam niyang galit si Songjin sa kanya. Kumain na tuloy siyang mag-isa at hindi na niya ito nahintay pa dahil nagugutom na siya. Bandang 11:30 ay nakahiga na si Trixie sa kanyang kama upang marinig niya ang pagpasok ni Songjin sa kondo nila. Napukunot ang kanyang noo dahil hindi ito nag-iisa. Naririnig niyang nagtatawanan ng mga ito habang papasok sa kondo nila. Parang sinakal ang puso niya nang marinig niya ang boses ng isang babae na kung tumawa ay parang kinikiliti. Nakakainis ang tono ng boses nito. Agad siyang bumangon at lumabas ng kanyang kwarto. Oh, you're so heavy. Natatawang reklamo ng babae habang akay-akay nito si Songjin. Mas lalo pang nadagdaga ng sakit ng kanyang puso nang makita niya si Songjin na halatang lasing at may kasama nga itong isang Koreanang babae. Ito rin ang babaeng kasama nito noong gabing kinasal sila. Ito ba ang nobya nito? Napatingin si Songjin sa kanya, ngunit sinamaan lang siya nito ng tingin. I need to go to Songjin. Natatawa pa rin sabi ng babae, bago nito inalalayan si Songjin makahiga sa sofa. What happened to him? Tanong niya pa rin kahit alam niya ang lasing ito. He is drunk. Take care of him, okay? I gotta go. Humalik pa ang babae sa pisngi ni Songjin bago ito lumabas ng kondo nila. Naramdaman agad niya ang munting kirot sa kaniyang puso dahil sa ginawang paghalik ng babae sa pisngi ni Songjin. Hey! Galit na sabi ni Songjin sa kanya habang nakahiga ito sa sopa at itinuro siya. Kumunot naman ang noo ni Trixie. Bakit ka naglasing? Hindi mo naman pala kaya. Naiinis na lang na pagalit niya kay Songjin dahil gusto niyang pagtakpan ang kirot sa kaniyang puso. Buong gabi niya kasi itong hinintay, ngunit may kasama pala itong ibang babae. Do you like that monkey? Wala ka bang mata? Mas gwapo nga ako dun eh. Pilit na umuupo si Songjin sa sofa ngunit sa sobrang kalasingan nito ay napapahiga itong muli. Ano? Lasing na lasing ka oh. Hindi niya halos naintindihan ang sinabi ni Songjin. Dahil paputol-putol ang salita nito at pasinok-sinok pa. I thought you liked me too. Ano? Hindi kita maintindihan. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Songjin dahil pasinok-sinok ito. Daig pa nito ang Chinese sa pagsasalita nito, kaya't wala siyang nauunawaan. Hindi na ito nakapagsalita dahil tuluyan na itong nakatulog habang nakasubsob siya sa sofa. Samantalang hinilamusa naman ito ni Trixie dahil sumuka ito bago nakatulog. Nilinis rin niya ang pinagsukahan nito. Kumuha rin siya ng pamalit nitong damit. Dahan-dahan niyang hinubad ang polo nitong suot. Unang botones pa lang ang natatanggal niya ay napapakagatlabi na siya. Napadasal siya na huwag na sanang niyang samantalahin ang kalasingan ng binata.
Ngunit nang mahubad na niya ang polo nito, ay tumambad sa kanya ang napakamacho nitong katawan. Nakakagutom ang mga pandesal nito sa tiyan na nakakatakam hawakan. Napalunok si Trixie dahil nais niyang haplusin ang mga abs nito. Pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili. Buong magdamag pinagmasdan ni Trixie ang natutulog at gwapong mukha ni Songjin. Sinamantala niya ang pagtitig sa gwapong mukha nito habang tulog na tulog ito sa sofa. Napapangiti siya sa tuwing naririnig niya ang mahinang paghilik nito. Panay rin ang haplos niya sa pisngi nito at hindi niya napigilan na kuhaan ito ng mga pictures gamit ang mga cellphone. Pilyan niya pang ginawang wallpaper iyon ng kanyang cellphone. "Hay, napakagwapo mo talaga. Mas gwapo ka kay Sir Gavin." Hinaplos ni Trixie ang matangos nitong ilong. Tulog na tulog talaga ang binata. Kahit mag-aalas tres na ng madaling araw, ay gising pa rin siya at pinagmamasdan ang kagwapuhan nito. Kanina nang palitan niya ng polo ito, ng isang maluwang na t-shirt ay hindi niya napigilang mapahanga sa napakakisig nitong pangatawan. May mga muscles pala itong tinatago na halatang kasing tigas ng bakal. Ngunit hindi naman iyon masagwang tingnan dahil sapat lamang iyon sa kanyang katangkaran. Hindi na niya pinalitan ang pantalon nito dahil inosente pa naman ang kanyang mga mata. Ayaw pa niyang makakita ng anaconda sa personal. Nakakita na siya ng ganoon noong college pa lamang siya. Marami kasing pilyang makaklase niya ang nag-uusap tungkol sa mga masaselang parte ng katawan ng mga lalaki. Hindi niya sinasadyang mapatingin sa magazine na daladala ng mga ito noon. At iyon, ang unang beses na nakakita siya ng ganoon. Inaantok na siya ngunit pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili na makatulog dahil nanghihinayang siya sa pagkakataon na matitigan ng husto si Songjin. Pilit man niyang pinigilan ang kanyang puso sa damdaming namumuo sa kanyang dibdib ay hindi niya kaya. Lalo pat nakasama niya ito kahapon at nakita niyang may mabuti talaga itong puso. Magalang pa rin ito sa mga waiters na nagsilbi sa kanila kahapon. Napansin niyang mahilig rin itong magpasalamat sa mga tao katulad na lamang ng mga waiters na nag-serve ng mga pagkain nila. Sa mga simpleng galaw ni Songjin ay napansin niyang kahit suplado ito, madalas ay may mabuti nga itong puso. Tuluyan na niyang nahulog at ang kanyang loob sa binata. Lalo na ngayon, tinititigan niya kung gaano ito kagwapo. Sa malapitan at kung gaano ka-charming ang mukha nito. Ang swerte siguro ng totoong magiging asawa mo. Bulong niya habang nakatitig sa mukha nito. Nakaramdam siya ng lungkot dahil alam niyang may hangganan at limitasyon lamang ang kung anong meron sa kanilang dalawa ng binata. Isang taon lamang niya itong makakasama at pagkatapos ng kontrata nila ay magkakanya-kanya na silang buhay. Siguro ay pinakikisamahan lang siya nito ngayon dahil mag-asawa pa rin sila sa papel. Hindi naman ako ang asawa niya, si Angelica Santos, at hindi ako yun. Malungkot niyang naalala ang peking pagkatao niya. Iyon ang pinakasalan ni Songjin at hindi ang tunay niyang pangalan. Dahil sa kanyang naisip ay nagpa siya na siyang pumunta sa loob ng kanyang kwarto at matulog na lang. Kaysa saktan niya ang kanyang puso. Kinabukasan ay nagising si Trixie sa mahinang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Pupungas-pungas pa siya ng kanyang mga mata. Antok na antok pa rin siya ngunit tumayo na siya upang pagbuksan ng pinto si Songjin. Bagong ligo na ito at nakasuot na ng business suit nito. "Nagising ba kita?" Napatitig siya sa gwapong mukha nito. Hindi pa rin siya nagsawa kagabi sa pagtitig sa kagwapuhan ni Songjin. At heto na naman siya, nahuhumaling sa angking kagwapuhan nito. "Ayos lang. Thanks for taking care of me last night. Sorry if I bothered you." Nais niyang pagalitan ang puso niya dahil naantig na naman ito sa simpleng pasasalamat ng binata. Bakit ba kasi ang hilig nitong magpasalamat? Napapaibig tuloy siya ng husto. Nag-iwas siya ng tingin kay Songjin upang
Mapakalma niya ang kanyang sariling. Kagagising lang niya at pinapatibog na agad nito ang kanyang puso ng ganito kabilis. Baka magkasakit na ako sa puso nito, sigaw niya sa kanyang isip. Ayos lang yun. Anyway, it's okay kung hindi ka makakapasok ngayon. Bigla niyang naalala na may trabaho nga pala siya. Nanlaki agad ang kanyang mga mata at mabilis niyang hinawakan ang kamay nito upang tingnan ang wristwatch nito. Naku, alas 9 na? Late na ako. Sorry, napasarap kasi ang tulog ko. Binitawan agad niya ang kamay ni Songjin at para siyang nakainom ng energy drink sa bilis ng kanyang pagtakbo papunta sa bathroom. Wait, pigil sana sa kanya ni Songjin ngunit nakapasok na siya sa banyo. Mabilis lamang siyang naligo at nagsipilyo na rin siya. Paglabas niya sa kanyang kwarto, ay nagtapis lamang siya ng manipis na tuwalya, ngunit napatili siya. Naroon pa rin kasi si Songjin na nakasandal sa gilid ng kanyang pintuan. Nanlaki rin ang mga mata nito nang makita ang kanyang itsura. Halos kitang-kita nito ang kalahati ng kanyang dibdib at ang mapuputi niyang hita. Muntik pa niyang mabitawan ang tuwalyang bumabalot sa hubad niyang katawan sa sobrang pagkagulat na naroon pa si Songjin. Napatili ng sobra si Trixie. Agad namang napatalikod si Songjin at pinamulahan ang buong muka. I'm so sorry. Agad itong lumabas ng kanyang kwarto at sinarado ang pinto. Nang makalabas na ito ay napapangiti ito ng pilyong ngiti dahil hindi nito mapigilang mamangha sa ganda ng katawan ni Trixie. Hiyang-hiya naman si Trixie kay Songjin paglabas ng kanyang kwarto pagkatapos niyang magbihis at magayos ng kanyang buhok. Nakayuko siyang lumabas ng kwarto niya. Nakita niya agad si Songjin na nakaupo sa sofa habang naghihintay sa kanya. Sorry Songjin, akala ko kasi wala ka na kaya lumabas ako ng nakatawa lang. Well, it's not your fault. Ako ang dapat humingi ng pasensya sa'yo. I'm sorry for... Basta, let's not talk about it anymore. Inayos ni Songjin ang korbata nito dahil biglang namula ang mga tenga nito nang magbalik sa isip nito ang ganda ng kanyang katawan. Tumayo na si Songjin mula sa pagkakaupo nito sa sofa. Mag half day na lang tayo. We are going somewhere before we go to office. Ha? Huh? Naku, baka magalit na si Mrs. Dongwei sa akin eh. I'm your boss, remember? Let's go. Nauna nang lumakad si Songjin palabas ng kanilang kondo. Ngunit, hinintay pa talaga siya nito sa may pintuan na parabang pinapauna siyang lumabas noon. Pakiramdam tuloy niya ay pinagbuksan siya nito ng pinto. Nakayuko siyang naunang lumabas sa pinto. Sabay silang naglakad papunta sa elevator. Saan naman kaya sila pupunta? Pinagbuksan na naman siya ng pinto ng kotse nito, kaya hindi na niya maiwas ang kiligin. Tahimik lamang silang pareho habang nasa loob sila ng kotse nito. You changed my clothes last night. Putol ni Songjin sa katahimikan nilang dalawa, kaya napatingin agad siya dito. Tabingi siyang napatangiti dahil sa sinabi nito. Oo kasi nasukahan mo yung damit mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman binilang ang abs mo. I mean, hindi ako tumitig. Este tumingin. Halos magkanda bulol-bulol na siya sa kanyang pananalita dahil sa sinabi ni Songjin. Tumaas naman ang isang sulok ng labi nito. Sana pinalitan mo na rin ang pants ko. Pilyong biro nito sa kanya, kaya lalong namula ang kanyang mga pisngi. Hindi naman kasi nabasa yung pants mo. At hindi rin kaya ng powers ko na makakita ng anaconda, no? Dahil sa kanyang sinabi ay napatawa si Songjin. Parang musika naman sa kanyang pandinig ang pagtawa nito. Marunong pala itong tumawa? Napalunok si Trixie habang natutulala siya kay Songjin. Hindi ba talaga papangit ang taong to? Mabuti na lamang at nakarating na sila sa kanilang pupuntahan. Isang pancake house siya dinala ni Songjin. Nilibre na naman siya nito ng almusal dahil daw sa ginawa niyang pag-aalaga dito kagabi. Pagkatapos ay nagtaka si Trixie dahil dinala siya nito sa isang optical store.
Anong ginagawa natin dito? Hindi sumagot si Songjin, bagkus ay pinaasikaso siya nito sa isang ophthalmologist. Kahit nagtataka siya kung bakit pinapasuri ni Songjin ang kanyang mga mata, ay hinayaan na lang niya ito. Tiningnan ng ophthalmologist ang grado ng kanyang mga mata. Medyo tumagal iyon ng 30 minutos habang nakatayo lamang si Songjin sa kanyang gilid. At ang mga bodyguards nitong mga nakasuot ng kulay itim na business suit lahat. Kinausap ng ophthalmologist si Songjin at sinabi nitong wala namang diferensya ang kanyang mga mata. Lumapit si Songjin sa kanya at bahagya itong yumuko at pinakatitigan nito ang mga mata niya. Napaatras tuloy siya ng kaunti. Malinaw naman pala ang mga mata mo. Why can't you see that I am more handsome than Attorney Vasquez? Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ni Songjin. Seryosong seryoso kasi ito. Napapangiti naman ang mga bodyguards nito sa kanyang likuran. Tila mas kinilig pa nga ang mga ito. Napalunok siya. Dinala mo ako dito para tingnan kung malabo ang mga mata ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango ito. Yeah. Parang nalaglag tuloy ang kanyang puso at tuluyan nang nahulog sa lalaking ito. Napapangiting mag-isa si Trixie habang iniisip niyang may nangyari kaninang umaga sa obstacle store na kanilang pinuntahan ni Songjin. Hanggang ngayon kasi ay kinikilig pa rin siya. Pakiramdam niya ay gusto niyang makipagsabayan si Songjin sa panliligaw sa kanya. Kahit wala pa man itong sinasabi sa kanya. Ika nga, actions speak louder than words. Hindi naman siya manhid upang hindi mahalata ang mga kakaibang pagtingin ni Songjin sa kanya tuwing nagtatama ang kanilang paningin. Isang katok sa coffee room ang nagpatigil sa kanilang pag-iilusyon. Nagiging ilusyonada na siguro siya dahil sa mga ipinapakitang kakaiba ni Songjin nitong mga nagdaang mga araw. Napatuwid siya sa kanyang upuan nang may pumasok na apat na lalaking Koreano ang may buhat-buhat na lamesang bilog at isang coffee chair. Napakunot ang noon niya nang ipasok ng mga ito ang mga kagamitan na iyon sa loob ng coffee room. Bakit naman naglalagay ng isang lamesa at upuan ang mga ito sa coffee room? Napatingin siya sa orasan. Halos 30 minutos lamang at mag-aalas 6 na ng hapon. Sa katunayan ay hinihintay na lamang niya ang oras ng kanilang uwian. Kaya naman nagtataka siya kung bakit naglagay ng lamesa at upuan ang mga ito sa loob ng coffee room. Hindi pa man siya nakakapagtanong kung bakit, may tatlong babaeng Koreana naman ang nakasuot ng business attire ang sunod-sunod na pumasok sa loob ng coffee room. May hawak-hawak na mga folders ang mga ito. Mukhang mga istrikto at mga nerds na Koreana ang mga ito. Nahiya tuloy siyang magtanong kung bakit naroon sa coffee room ang mga ito. Mukhang masusungit rin dahil sa sobrang nipis ng pagkakaahit sa mga kilay nito. Napalunok na lamang siya at kahit gustong-gusto niyang magtanong ay pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili. Wala bang ilang segundo nang biglang pumasok doon si Songjin. Otomatikong nanlaki ang kanyang mga mata at bumilis ang pagtibok ng kanyang puso nang magkatinginan silang dalawa. Ano rin ginagawa nito dito? May hawak rin itong folder at seryoso lamang ang gwapo nitong muka. Coffee please, I need a hazelnut coffee. Seryosong utos ni Songjin bago ito umupo sa office chair na nakalagay pa lang sa loob ng kwarto. Napangasiya at hindi siya agad nakakilos. Sabay na bay namang pumila ang tatlong Koreana na babae sa harapan ni Songjin habang pinipirmahan nito ang mga papel sa folders na hawak-hawak ng mga ito. Anong ginagawa ni Songjin? Bakit dito pa ito pumipirma ng mga papeles? Sir, bakit dito ka pa nagtrabaho? Gusto ko ng kape. Putol ni Songjin sa kanyang sinasabi habang seryoso itong pumipirma sa mga papeles na nasa harapan nito. Napalunok tuloy siya. Napapataas rin ang kilay ng mga Koreana sa kanya. Marahil nagtataka rin ang mga ito kung bakit doon pa naisipan ni Songjin na ipagpatuloy ang trabaho nito
imbis na sa kanyang opisina. Huminga siya ng malalim bago siya nagsimulang magtimpla ng kape. Tahimik lamang si Songjin habang pumipirma ito sa mga dokumentong kailangan itong tapusin sa araw na iyon. Nang matapos ni Trixie sa pagtimpla ng kape ni Songjin, ay nilapitan niya ito. "Sir, here's your coffee. Pakinagay na lang dyan." Halatang bising-busy ito at hindi man lamang tumitingin sa kanya. Nakatuon lamang ang pansin nito sa mga papeles. Mukhang nagmamadali rin itong mapirmahan ang bawat pahina ng mga iyon. Sinunod niya ang utos ng binata. Ipinatong niya sa gilid ang kape nito. "Ingat lang po, sir. Baka matapunan ka po. Mainit po yung kape." May halong paglalambing ang paalala niyang iyon kay Songjin. Hindi ito tumingin sa kanya ngunit napansin niyang tumaas ng kaunti ang sulok ng labi nito. Para bang nagustuhan nito ang paglalambing niya. Napangiti rin tuloy siya dahil alam niyang ngumiti ito. Hindi na naman niya maiwasang kiligin sa simpleng pagngiti ni Songjin sa kanya. Tinanong niya ang mga Koreana na babae kung nais ba ng mga ito ng kape, ngunit salamat na lamang daw at huwag na. Kaya naman bumalik siya sa kanyang upuan. Hindi pa man umiinit ang puwet niya sa pagkakaupo, ay natapos na ni si Songjin na pirmahan ang mga dapat itong pirmahan. Don, bahagya nitong napangiwi dahil nangalay ang mga daliri nito sa pagmamadali sa pagperma ng mga dokumento. Sabay-sabay namang yumuko ang tatlong Koreana. Nagpasalamat ang tatlong Koreana bago sabay-sabay ring lumabas ng coffee room ang mga ito. Paglabas ng mga ito ay silang dalawa na lang ni Songjin ang natira sa loob ng coffee room. Bahagyang nagpatunog ng sariling lieg si Songjin dahil sa pangangalay nito. Bago ito tumayo ay inayos nito ang business coat nitong suot-suot. Nakatingin lamang si Trixie sa bawat kilos ni Songjin. Hindi man lamang nito ininom ang kaping itinimpla niya. Paniguradong malamig na iyon. Napalunok ng sunod-sunod si Trixie nang lumapit si Songjin sa kanya. "Let's go home." "Ha? Huh? It's 6 p.m. Let's go home together." Napakurap-kurap lamang siya habang nakatingala kay Songjin. "Nagpunta ka dito para lang makasabay akong umuwi?" "Yeah, mahirap na at baka maunahan pa ako ng Shokoy." Nakagatuloy ni Trixie ang ibabang labi niya upang pigilin ang kanyang sarili na mapangiti. "Sana sinabihan mo na lang ako na gusto mo akong makasabay umuwi. You will be forced to go home with that Shokoy again if he came earlier than me. So let's go." Tumango na lamang siya at bahagyang yumuko upang itago ang ngiti sa kanyang mga labi. Nakipag-unahan pala ito kay Attorney Jacob sa pagsundo sa kanya. To the point na nagdala pa ito ng trabaho sa coffee room niya. Ibang klase talaga ang lalaking to. Nahuli nito ang pagngiti niya, kaya napangiti na rin ito. "Why are you smiling like that?" Napapangiting tanong nito sa kanya bago nito kinuha ang kanyang handbag at isinukbit nito iyon sa balikat nito. Lalaking lalaki pa rin ang tindig nito kahit buhat-buhat nito ang kanyang bag. Lalo lamang siyang napangiti. "Masama bang mapangiti ngayon, sir?" Nakangiting tanong niya. "Yeah, you shouldn't smile like that because you look even more beautiful in my eyes," sagot ni Songjin bago ito na unang lumakad palabas ng pintuan ng coffee room upang itago rin ito sa kanya ang mga ngiti sa labi nito. Maski si Songjin ay nagugulat rin sa sarili nito dahil sa mga ginagawa at sinasabi nito sa kanya. Lately ay parang nawawala si Songjin sa kanyang sarili. Nagiging romantic siya at hindi naman niya dating ginagawa iyon. Ngayon lang rin kasi naranasan ni Songjin ang kakaibang damdamin na tanging si Trixie lamang o si Angelica ang nag-iisang babaeng nagpaparamdam ng ganito sa binata. Nahagat naman muli ni Trixie ang kanyang labi dahil sa sinabi ni Songjin sa kanya. Mas tumakas tuloy ang kanyang fighting spirit na baka may gusto rin sa kanya ang binata. Lalo na ngayon at sinabihan siya nitong maganda siya. Tahimik siyang sumunod kay Songjin
habang kinikilig pa rin siya. Pinagbuksan pa siya nito ng pintuan. Ngunit nang maalala niyang nasa opisina pala sila ay bigla niya itong hinawakan sa bandang siko nito. Songjin, baka may makakita pala sa atin na buhat mo ang bag ko. Ibigay mo na lang sa akin yan. Napalingon-lingon si Trixie sa paligid. At mabuti na lang ay walang ibang empleyado ang naroon, kundi silang dalawa lamang. Napabuntong hininga si Songjin. It's okay. Hayaan mo nang isipin nilang may relasyon tayo. Bali walang sabi nito, bago ito muling nagpatuloy sa paglalakad. Parang nalaglag ang kanyang pangada sa sinabi nito. Pinakabog na naman itong muli ang kanyang puso. Marahil ay magkakasakit na talaga siya sa puso kung ipagpapatuloy pa nitong patibukin ng ganito iyon kabilis. Hinayaan na lamang niya si Songjin sa gusto nito. Sabay silang sumakay sa elevator. Namula agad ang pisngi ni Trixie dahil may dalawang lalaki ang nasa loob ng elevator. Mulang gulat-gulat ng mga ito nang makita silang dalawa ni Songjin na magkasama at buhat-buhat pa nito ang kanyang bag. Nagyuko ng ulo ang dalawang Koreanong lalaki pagkakita ng mga ito kay Songjin bilang paggalang. Ano nga sa'yo? Sabay pang bati ng dalawang lalaki kay Songjin na ang ibig sabihin ay hello. Tumango lamang si Songjin sa mga ito. Ngunit kumunot ang noo ni Songjin dahil hindi man lamang siya binati ng dalawang lalaki. Sinabihan nito ang mga iyon sa wikang Koreano. Nanlaki ang mga mata ng dalawang Koreano at agad niyang binati ng mga ito. Humingi rin ng pasensya sa kanya ang dalawang Koreano na halos magsiyoko ng husto dahil sa sinabi nito sa kanya. It's okay, it's okay. Nahihiya niyang pagpigil sa dalawang Koreano na natakot yata kay Songjin. Pasimple siyang sinenyasan ni Songjin na ayos lang siya. Hindi naman kasi siya amo ng mga ito, kaya hindi siguro siya binati. Maya-maya pa ay nauna nang bumaba ang dalawang Koreano at todo hingi ng pasensya ang mga ito sa kanya. Yuko ang mga ito at yumuko rin siya upang huwag matakot ang dalawa. Nang magsarado na ng pinto ng elevator ay silang dalawa na lamang ang natirang tao sa loob. Songjin, ikaw talaga. Ayos lang naman sa akin na hindi nila ako binati. It's not okay. Kung sino lang ang gusto nilang respetuhin ay yun lang ang re-respetuhin nila. Sagot ni Songjin bago nito pasimpleng hinawakan ang kanyang kamay. Pakiramdam ni Trixie ay may kuryenteng dumaloy mula sa mga kamay ni Songjin at gumapang iyon sa buong pagkatao niya. Napigil niya ang kanyang hinga dahil sa pinagsaklob ng binata ang kanilang mga kamay. He's holding her hands. Napatingin agad siya sa mga mata nito. Ngunit ngumiti lamang ito ng pilyo at pinisil pa nito ng kaunti ang kanyang kamay. Magre-reklamo sana siya dahil baka may ibang taong makakita sa kanila, pero bumukas na ang pinto ng elevator. Sabay silang napatingin sa lalaking nakatayo sa harap nito. Si Attorney Jacob. Labis ang pagkagulat nito nang makita silang dalawa ni Songjin na magkahawak ang kamay at magkasama sa loob ng elevator. Ngumisi naman si Songjin at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Attorney. Todong ngising bati ni Songjin na animoy nanalo ito sa isang paligsahan. Napalunok na lamang si Trixie dahil kitang-kita niya ang pagkaasar ni Attorney Jacob. Ihahatid ko si Angelica. Ako ang maghahatid sa kanya. Matapang na sabi ni Attorney Jacob habang palabas sila ni Songjin sa elevator. Babe, sino maghahatid sa'yo? Tanong ni Songjin sa kanya na ikinagulat nilang dalawa ni Attorney. Hindi siya makasagot sa tanong nito. Naramdaman niyang sumeryoso ng kaunti ang gwapong mukha ni Songjin nang matagalan siya ng kaunti sa pagsagot. Ayaw niyang magalit na naman ito sa kanya, kaya sumagot na siya agad. Si Songjin na lang ang maghahatid sa akin, Attorney, dahil iisa lang naman ang bahay namin. Pasensya ka na. Hinging paumanhin kay Attorney. Kumunot naman ang noo ni Attorney Jacob at para bang nasaktan ito. Samantalang, ngiting aso naman ang pagkakangiti ni Songjin
na para bang gustong-gusto nito ang sinabi niya. Good girl. Nanlaki ang mga mata ni Trixie nang halikan ni Songji ng kanyang pisngi sa harap mismo ni Attorney Jacob. Nagtagis ang mga panga ni Attorney Jacob. Deja vu. Ngising sabi ni Songjin bago sila naglakad palayo kay Attorney Jacob. Halatang inis na inis ang abogado, ngunit wala itong magawa. Dahil si Songjin ang pinili niya. Samantalang kilig na kilig naman siya nang masolo niya si Songjin sa loob ng kotse nito. Habang nagmamaneho kasi ito ay hawak-hawak pa rin nito ang kanyang kamay. Para bang ayaw na nitong pakawala ng kamay niya. Do you want to drink tonight? Ha? Huh? Let's drink tonight after our dinner. Gusto rin kitang makausap sa kung ano-ano lang. Let's drink tonight. Sige ba? Ngumiti rin ito. Nagpatugtog pa ito ng love songs habang nasa biyahe sila pauwi sa condo. Anong gusto mong ulam? Tanong ni Songjin sa kanya habang papasok pa lang sila sa condo unit. Ano? I'll cook for you tonight. Ipinatong na lamang ni Songjin ang bag niya sa sofa bago nito ni Rolyo ang dalawang manggas ng long sleeve nito hanggang siko. Ipagluluto mo ako? Wag na, ako na lang. Marunong din naman ako magluto. Hindi na niya napigilan nang dumiretso ito sa kanilang kusina. Naghanap agad ito ng mga rekado at sangkap na gagamitin nito sa pagluluto. Magpahinga ka na muna, Songjin. Kararating lang naman natin. Hindi pa rin naman ako gutom. Napapahinga pa ako. Sabay silang napangiti sa isa't isa. Nagiging corny ka na. Natatawang sabi niya sa binata at natawa lang rin naman ito. Hindi ba bagay? Nakangiting tanong nito sa kanya habang hinuhugasan nito ang mga gulay na nais nitong lutuin. Lahat naman bagay sa'yo. Pati nga ako, bagay rin yata ako sa'yo. Hirit niya na ikinapula ng tenga nito. Muli ay napangiti sila sa isa't isa habang may kakaibang kislap ang kanilang mga mata. Well, I think you're right. Napapikit sa sarap ng niluto ni Songjin si Trixie nang matikman niya iyon. Hindi pa man ito tapos magluto ay tinawag siya nito sa kusina upang ipatikim ang niluto nitong kare-kare. How is it? Tanong ni Songjin sa kanya habang hawak pa nito ang sandok na pinagtikman niya ng kare-kare. Masarap. Hindi niya mapigilang sabihin iyon. Paano ba naman kasi kanina pa niya ito pinagmamasdan habang nagluluto ito ng kare-kare? Hindi niya maiwasang mapahanga sa kumpiyansa nito sa sarili habang nagluluto ito. Bawat galaw nito sa kusina ay parang isang professional chef. Mula sa paghiwa nito sa mga gulay at baboy na isinahog nito sa kare-kare, ay halatang bihasa ito sa pagluluto. Lalo itong gumwapo sa kanyang paningin habang pinapanood niya ang pagluluto nito. Kahit nasa living room siya ay nagkakanda haba ang leeg niya upang panoorin lamang ito. Ngumiti ito sa kanyang sinabi, "Masarap rin iyong pagmasdan." "Is it salty?" "Saktong-sakto lang." Masarap ka pala. Masarap ka palang magluto. Lihim niyang sinita ang sarili niyang dila dahil kung ano-ano ang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Try it one more time. Muli na namang nagsandok si Songjin ng kaunting sauce ng kare-kare upang ipatikim sa kanya. Napakagwapo talaga nito lalo na't nakarolyo pa ang dalawang manggas ng long sleeve nito hanggang sa mga siko nito. Mas nakadagdag iyon sa kagwapuhan ng binata. Muli niyang tinikman ang kare-karing niluto ni Songjin. Lasang-lasa niya ang sarap ng peanut butter sa niluto nito. Paniguradong babagay iyon sa bagoong. Napaungol siya ng kaunti dahil nasarapan na naman talaga siya sa niluto ni Songjin. Napakurap-kurap naman ito habang nakatingin sa kanyang muka. May paungol-ungol pa kasi siyang nalalaman, kaya napalunok tuloy ito at hindi maiwasang maapektuhan sa munting hirit niya. That's it. Okay na to. Nag-iwas ito ng tingin. Bago nito tinorn off ang electric stove. Okay, chef. Nakangiting sambit niya,
Pagkatapos ay kumuha na siya ng 2 pinggan at nagsandok na siya ng kanin para sa kanilang 2. Napakasaya ng pakiramdam ni Trixie sa mga oras na iyon. Pakiramdam niya ay nagiging totoong mag-asawa na sila ni Songjin dahil sa ginawa nitong pagluto ng dinner nila. Hindi maalis ang matamis ng ngiti ni Trixie habang sabay silang kumakain ni Songjin. At sarap na sarap siya sa niluto nito. Panay naman ang tingin nito sa kanya at mukhang masaya rin ito habang nakikita nitong maganang magana siya sa kanyang kinakain. Nagtimpla pa ito ng iced tea para sa kanilang 2, kaya todo talaga ang kilig ni Trixie. Ano kayang nakain ni Songjin? Bakit kaya ito nagluto? Bakit kaya pakiramdam niya ay may gusto rin ito sa kanya? Mahirap umasa, oo, pero parang ganoon talaga ang pinaparamdam nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Pwede naman sigurong maging ilusyonada siya kahit ngayon lang. I am glad you liked it. Oo naman, ang sarap eh. Saan ka natutong magluto? Tanong niya kay Songjin habang umiinom ito ng iced tea. Samantalang, kain pa rin siya ng kain. Sa tingin niya ay kung ito ang palaging magluluto ng pagkain nila, ay piniguradong mananaba siya.